Hello po, good morning. Meron tayong bagong client ngayon. Ang napili niya is 4600G. Ang build na to inabot ng 15,850 sa marketplace. So pag sa Shopee shop natin binili to, plus 500 siya. Mas mahal sa Shopee kung tutusin kasi mas malaki kaltas doon. So, itong build na to, titest natin sa mga basic games. Ayan, 4600G, 240GB na SSD, dual stick RAM, 16G, dalawang HG, Asus Prime, tapos YGT cooler, kasi kasama siya dito sa ano, sa tray type nating processor. So, umpisahan na natin mag-build, guys. Check natin. Ayan, guys. Ayan yung board natin. Ayan guys, kung bibili kayo sa marketplace, mag-ingat po tayo sa pagbili. Check natin yung ano, yung seller badge ng seller. Marami po kasing scammer ngayon na ano, nagkalat sa marketplace. Pero mas mura doon, sir. Mas mura sa marketplace kung bibili po kayo doon. Makakapag-negotiate kasi kayo doon eh. Alright guys. Yan guys. Ready na yung ano natin. Test natin to mamaya sa ano, sa Valorant Genshin Impact. Yan guys. Mura na to guys. Kung sa ano nyo bibilhin sa marketplace. Mas mura sa marketplace. Mas mababa yung ano eh. Wala kasing commission dun eh.
Sa Shopee may commission pa kasi pag bibili kayo dun eh. Ang maganda na makakapag-negotiate pa kayo kung sakali. Pero mag-ingat kayo sa pagbili sa ano online. Ang dami kasing ano, scammer ngayon. Magtaka na kayo pag sobrang mura. Yung tipong parang kalahati na rin dun sa ano, sa original price. Maraming nai-scam na ganun eh. Lalo na pag walang alam na ano. Gusto makatipid. Ayun, scam. Para din dun sa mga ano buyers natin, mag-ingat kayo sa pagbili. Huwag basta-basta magtitiwala. Kadalasan mga scammer, ano tawag na ito? Pipiliting kayo mag-ano, mag-down payment. Tapos ayaw na meet up. Ayaw na COD. Payment first. Magtaka na kayo pag ganun, pag pipilitin kayo. Tapos hihinga kayo na ano, identification, huwag kayo magbibigay. Kung pwede kasi nilang gamitin yun. Sa pang-scam ulit nila. Gamit yung ID mo. Ito guys, naka dual RAM ka na. Ano lang siya? 15,850. Ryzen 5 4600G. Naka 240G SSD ka na. Ayan guys. Okay na tong ano natin. Na-assemble na natin. Dalawang RAM. Kakabitan lang natin to. Tapos to sa case natin. So, tatabi muna natin. Para din dun sa mga buyer natin sa online, huwag naman kayo tumawad. Kunyari, 15,850 yung presyo. Lalo na pag brand new. Huwag naman kayo tumawad ng 2,000. Kasi walang ganun. Kung pwede ko siguro kayo tumawad ng 500, mataas na yun, pwede na yun. Pero yung 2,000 na ano, na tawad, mahirap yun. Imposible yun. Lalo na pag brand new. Ingat kayo sa mga seller na ano, nagpapanggap na, ano. Meron mga, sa marketplace, merong ano, seller badge, tapos seller ano, ratings. Pwede nyo tingnan yun para makatulong ka sa ano. Sa pag hanap ninyo PC parts online. Basta wag na wag kayong magbabayad or magpipay. Lalo pag online lang. Mahirap na. Sayang pera guys. Huwag nyo palang kalimutan guys, support nyo yung ano natin, yung page natin, Digibyte. Mali yata ako ng ano, alat ko ito. Mas mura tayo, mas mura sa ano, sa page natin, pag sa page kayo mag-order. Ang SRP natin ito is CPU lang ha, 15,850. Pagkasama, pag isang set kasama keyboard mouse with 24 inches monitor, abot siya ng 20,750. Not bad, naka 24 inches ka na, dual RAM R5.
Halos matatapos na tayo. Ito yung mga tornilyo. Kabit natin itong mga stand-up. Stand-up pa ito. Stand-up. Mabilis lang mag-build ng ano ng PC. Itong build na to, mga sirs, ano lang to, budget build. Para lang doon sa mga nagtitipid. Hindi naman to high end na ano na tawag na ito. Hindi naman high-end na PC. Pwede na pang laro. Basic games. Pang office. Online class. Pang Valorant. Kayang-kaya to. Check natin mamaya kung pwede sa ano. Jensen. Impact. Mukhang mal... mataas kasi yung ano eh, kain ng storage nun eh. Nasa 90 yata eh. Kakainin yung 240 GB mo eh. Teko. Yan to. Kasi ito yung backplate. Kabit na natin yung X. Yan. Ayan pa. Pasok na natin yung ano. Tabi mo na natin. Sa likod. Ito sa likod. Ito sa likod. Alam ko mas malaki itong board na to eh. Kaysa dun sa tag na ito. Sa E320 ng ano eh. ASRock. So. Kaysa natin yun. Sa pads. Kaysa natin yung connections. Para hindi tayo mahirapan umaya. Para dun sa naglalaro din ng ano, tawag na ito, pasok na pasok to. CF. Crossfire. Panalo to, pang shop. Pwedeng pwede to. Ah, hindi nyo na nakita yung ano. Pagkabit na. Kabit na yung pants niyan. So, tinatali na lang natin ng maayos. So, itong ano, pin, ay, 24 pin, pasok na natin dito. Kasi alam ko malaki yung ano na ito eh. Yan, abang na natin. Pasok na natin yung board. Guys, tingnan nyo yung ano yung sa backplate. Minsan kasi yung mga pang yung grounds ay pumapasok dun sa ano yung madalas mangyayari sa akin yun dito, pumapasok dito sa ano yung nakapatong yan.
thumbnail yun na natin para matapos na. Yung page natin, Digibyte, guys. Order kayo doon. Meron naman tayo Shopee, kaso mas mahal tayo sa Shopee ng 500. Pag sa Shopee po kayo nag-order, mas mahal po ng 500. Ang sakit kasi ng commission fee nila. Abot siya ng 4.8% sa sales. Yung kalta sa'yo. Sobrang laki. Matatapos na tayo. Yung output natin sa VGA at saka lang tawag na ito sa video HDMI pag ASUS Prime. Pag sa naman ASRock, meron siyang tatlo HDMI, VG at saka DVI. Tatlo yung pero same lang sila ng price. Kapitan natin tong SSD. Yung SSD natin is hindi ko siya tinitornil minsan . Minsan kasi nagkakaproblema yung ito. Mahirap tanggalin. Kailangan pambaklasin yung . Ang ginagawa ko dito, inaano ko lang . Tawag na ito. Lalagyan ko ng double adhesive. Kung hindi, kung sakali nag-upgrade ka or gusto mong palitan yung SSD mo, baklasin mo lang. Hindi mo na kailangan baklasin yung pag nakatornil nyo kasi. Alright guys. Ano na natin. Mahirap lang pag ano na itong double adhesive na ito . Ayan. Yun. Sabi na . Mahirap pagbaklas na itong double adhesive na ito . Yun. Kabit na natin guys. Ayan. Pwede na natin iayos yung cable. Manage natin yung cable. Pero wala na masyadong kable ito . Basic lang ito. Isuwa na natin dito sa loob. 24 pin. Ayos mo lang yung diin mo lang ng ayos. Minsan kasi maluwag yung port pin. Hanapin mo may laki yan .
Dito, may lock. Nasa lang ko hindi babasok yun pag ano, mali yung ano, lagay. Tapos yung USB at saka audio. Yung audio nandito sa pinakadulo. Ayan, may nakalagay naman yung USB. May pattern naman. Kaya madali lang yan. Madali lang ikabit. Pati ito, yung audio, may pattern din naman. Kaya hindi mo malalagay yan pag mali yung ano. Pero mag-ingat ka na rin. Kasi minsan, mabilis lang maputol. Ito yung 3.0 natin sa front panel. May ano yan, may lock. Tabubungi din din sa kabila, ano. Sa dulo, kita mo, may ano yan. May lock yan dyan sa ano. Tayo mo lang. Tumalog. So, yung ano natin, sa front panel, standard lang din naman to. Ito, reset. Ang pinaka-importante dito yung ano, yung power. Yung power switch. So, sa taas ng power switch, ay, ang ilalim nun ay reset button. Ito naman yung ano, sa lead. Ayan. Nasa left side. Yung ano, yung plus, positive sign. Kapit na natin. Ang dilim. Kapain na lang natin. Ayan, kapit na natin. Yung katabi sa taas nung ano, nung lead ay power switch. Kabit na natin. Medyo madilim. Yung ilalim nung ano, nung tawag na ito, nung lead light is yung HDD lead. Minsan kasi magkakaiba yung ano, pero mostly, ano, para-parehas lang eh. Pati sa ano eh. Sa ASRock, ganun din naman yung ano eh. Sobrang hirap na kasi malaki yung kamay ko. Kakainis. Mukha kailangan ko muna. Tanggalin ko muna ito. Huwag na pala. Hirap tanggalin eh. Ay, mahirap i-shot. Yan. Mukha na shot na. Sa ilalim ng power switch button ay yung reset button. Yan guys, nakabit ko na. Take note nyo lang ang pinaka-importante dyan yung ano. Pwede nyo na din nga ikabit yung ano eh. Yung HDD lead at saka yung ano eh. Yung lead ano power. Tapos yung reset, di mo naman ginagamit yun. Ayan. Kable na natin. Linisin na lang natin yung ano, cable. Pagkabit-kabit na lang natin. Ang hirap siya. Pag nakaganyan, kailangan natin sayo. Guys, kable na natin. Kaya pala hindi ko nilagay dito yung SSD gawa nung sobrang liit ng ano, ang case natin. Para kung may extra man siyang ano, tawag na ito, HDD, pwede nyo ilagay dito. Pag sa likod kasi, nilagay, sobrang laki nung HDD. So, hindi siya kasya, bubukol dun. So, pwede siya dito.
cover lang natin ng maayos. Kahit hindi naman sobrang ganda. Buka malinis lang. Tay lang natin. I-tweezer lang natin, guys. Tweezer. Tweezer ko lang ng tweezer. Kalimutan ko pala ilagay yung ano. Hindi pa ako naglalagay ng SATA cable. Dalawa yung SATA cable natin. So, lagi naman yan pagka ano, pagka bibili ka ng board, dalawa SATA, isang extra or HDD. Kung nakaano ka naman, di mo magagamit to kung naka M.2 ka. So, extra pa rin. Cut na natin. Yan. So, yung likod na lang. Yung likod, mukha ka rin. Hagdera to nga. Yung kailangan malinis talaga na siya ito. Importante lang na ano. Pasupport na rin guys no, ano natin, channel. Yan guys. Ano natin. So, ito, sa fans. Static lang tong fans natin. May sariling mundo. Hindi siya addressable, guys. RGB siya kaso hindi siya nagpapalitan ng ilaw. Nagpapalit-palit siya ng ilaw kusa. Diyan ang halalay ako. Para dun sa iba, hindi use, hindi ano, nonsense tong ano, video. Pero baka naman makatulong sa iba. Para lang dun sa... Pero pag bibili talaga kayo online, guys, huwag kayo magtitiwala agad. Kukunin lang yung loob nyo para mag-payment first. Pero wag na wag nyong gagawin yun. May mga legit sellers naman na ano, nanghihingi talaga sila ng ano. Kasi prone din kami sa ano eh, tawag na ito, sa mga gugus buyer eh. Yun yung risk na ano namin minsan eh. Minsan nadadaanan pa kami ng midman ano, mga midman scammer. Yun nagpapanggap na bibili. Tapos, kukunin sa'yo yung mga pictures. Ayun yung midman naman, sisend dun sa ano, buyer niya, kuno. Tapos, mas mababa yung presyo. Halos kalahati dun sa presyo ng tunay na seller. So, ngayon, may inganyo yung iba. Magpipayment first agad. Kasi, mura nga. Ayun. Ang maluloko dun, yung seller at saka, ano, buyer. Kaso, yung ibang mga, ano, seller talaga, tawag na ito, biniblame talaga nila yung buyer. Kasi bakit nag-payment first, di ba? Bakit sila nagbayad agad? Ako naman as a seller, pag nagsisend ako ng ano, ng pag nagsisend ako ng mga pictures, may watermark 'yun sa gitna kasama yung pangalan ko. Nandun yung pangalan ko dun sa ano. Hindi ako nagsisend ng picture sa mga client ko na walang pangalan. Kasi pwede kasing gamitin. Para din sa safety ng ano, buyer. At saka ano, sa seller na rin. Kasi kami, ang iniintindi lang talaga namin. Lalo na pagka matumal kami. Yung benta eh. So pag may nag-inquire, matik yun. I-entertain namin yun. Ano namin kung anong pangangailangan niya. So, para safe yung ano transaction,
ilalagyan namin ng watermark. Di ko lang alam sa ibang seller kung naglalagay siya ng watermark. Tsaka date, no, ano. Real time yung camera ko, may ano, may date. Pag pinicturan eh. Tapos may watermark siya. So far sa pag-online selling ko, hindi pa tayo na-scam. Wag naman sana. Nagtatrabaho tayo ng patas eh. Ano, ikabitan natin. Huwag naman tayo, sana tayo may scam. Ang experience ko lang lagi abono sa ano, sa Shopee, yung nag-o-order tapos pagkalayo-layo Mindanao, tapos hindi tatanggapin ng buyer. Parang bogus na to, bogus buyer din. I-refuse. Ang problema nun, babayaran mo yung shipping kasi nun eh. Shipping fee ng anong pabalik ng item mo eh. Dati kasi libre yon. Ngayon, sinisingil na si seller pag may mga RTS. Return to seller. Tapos na yung unit natin. Ngayon, testing na lang natin. Ang problema nito, ito yung mali ko kasi. Sobrang tiwala ko minsan sa anong mga product natin. Binubuo ko muna bago ko testing. Pagka may problema sa ka. Pero hindi dapat ganun yung practice. Dapat bago mo i-cable manage. Tetest mo muna pala yung unit. Ayan guys. Okay na siya. Ayan. Generic lang yung ano natin. Budget nil lang ulit. Takpan na natin. Ay, testing muna natin. Madali lang naman mag-test na ito eh. Ito yung ano natin. Power cable. Minsan kasi nagluloko din itong mga ganito eh. Pagbaka sa generic ano. Wala kami magawa dito kasi ito yung kasama dun sa bundle eh. Kung bibili pa kasi kami ng ganito, additional ano kasi sa amin yun eh. Charge. Nasa magkano rin yung ano na ito, yung makapal. Sa 75 to 100. So, minsan kasi hindi nagtatagal ting. Kailangan yung palitan eh. Ay, nasaksak na natin din. Umilaw oh. Ibig sabihin may power. Testing natin. Gamit lang yung keyboard. Patay na kapag setup ng monitor. Ayan, power. Power on tayo. Patay lang natin mag-response yung numb lock. Maya-maya onte. Ayan guys, 15,850 sa ano natin, sa page natin, Digibyte, search nyo lang, lalabas yan. Mas mura siya ngayon, di tulad ng dati, yung nakaraang batch, mas mahal ng 800 pesos. Tapos 1-year warranty naman yan, tapos legit tayo guys. Meron tayong ano. BIR registered tayo. Ayun yung itsura. Kumana kaya? Testing natin. Mawala response yung ano. Yung meron ba? Oh, meron. May ilaw yung ano eh.
So, kailangan natin ng monitor. Hindi ko makita yung ano, may inailaw. Check natin kung may ano. Kung may power. And guys, check natin kung may ano, kung may display yung ginawa natin. Mukhang wala eh. Power natin. Check natin kung meron. Ayan, meron guys. May bias tayo, may display. 4600, titingnan natin yung ano, yung BIOS, ano niya, kung ano version. Kasi may mga 8320M na ano, tawag na ito. Hindi supported yung ano, 4600. Alam ko, ayan, latest version ito eh. Supported din na ano, 5600G. Na ito. Version 6042. Ayan guys, Ryzen 5 4600G. Speed niyang ano, ng processor natin. Dalawang RAM 8G 32 MHz. Ato 40G na ano na SSD. So yung iba nagtatanong kasi kailangan pa ba 'yan, yan tawag nito i-force yung ano 32 MHz natin. Alam ko hindi na eh. Alam ko yung support, standard support ng ano, processor natin is 32 MHz na eh. Ang 3600 na lang ang ipo-force natin na ano, the memory pag yun yung gamit natin. So far ngayon, 32 MHz lang gamit natin. Ayun yung ano natin. Yung unit natin. So, lalagyan na lang natin ng ano to. Tawag nito. Ng OS. And te-test natin sa laro. Mga basic lang. Eh may nag-request ng ano, mga AAA games. Hindi ko lang alam kung masasayang lang yung oras natin eh. Kung ano. Pero te-test na, try natin kung i-testing kung ano, kung gagana. O kung playable siya, kung ilang FPS ang makukuha natin. So far sa mga gantong build kasi, sinasuggest ko lang ng mga laro is Valorant, CSGO, e-sport games lang. Pero testing natin, malay natin pwede. And, yung ano natin, yung shop natin is Digibyte. Ayun guys, salamat.